Pagpalang araw, so meron tayong client na Suzuki engine T6A, and then ang problema nito is vibration ng makina, tapos maingay, and then mahinang hatak, total delay, low power. So samahan niyo ko guys, mag-diagnose ng engine, and then after that may lalagay tayong hado engine treatment, so which is yun ang medyo ano na gagawin natin na paraan para remedy. Okay, so ang gagawin natin ngayon is mag-engine diagnose tayo gamit natin yung stethoscope. So pagkatapos nyan, after change oil, and then sistema ng lahat ng mechanism na diagnostic, maglalagay tayo ng 200% concentrated na hado concentrated engine treatment. So ito yung ilalagay natin guys, ito. So dako rin sa makina guys, mag engine diagnose mo tayo. So tara, let's go. Okay, so ito yung before, pakinggan natin yung under ng engine. Pitik na yon sa timing chain yun guys, maingay yan, nagatak yung timing chain, ibig sabihin yung hydraulic toaster mahina na, kailangan talaga palitan yun. So low power, walang hatak to, medyo total delay. So after treatment, tingnan natin kung ano yung pwede may ano, may bahagi natin, may tulong sa market. So okay, so change oil mo tayo, pagkatapos diretso natin na ilagay yung hydraulic toaster. So change oil tayo guys, so balik na yung konti. Okay, so ang gagawin natin ngayon na mag-i-engine diagnose mo tayo ng kanyang mechanical system para lubusan natin malaman kung saan talaga yung main problem ng ingay ng vibration ng makina at yung specific talaga na tumbok na sakit ng engine guys. So sa pamamagitan nito, malaking tulong ito. Okay, so let's start. So i-on ko muna yung aircon. Ayan, naramdaman ko dito guys yung ingay ng aircon, parang may problema yung kanyang piston liner. So yung aircon niya may cause ng problema. So kailangan na hindi ka marunong mag-aircon niya, pigado yung aircon niya. Okay? And then naririnig ko rito sa kanyang timing chain, tapat ang timing chain guys, yung ingay ng kanyang toaster parang medyo maluwag, and then yung kadena talagang malakas yung nagitik. Tapos sa kanyang barbula sa exhaust, especially dito sa bandang intake side. Ayun. Number 2 ang maingay na barbula o valve tip. So maririnig mo naman yan pag medyo may alam ka sa engine. And then narinig ko dito guys yung setup ng kanyang main journal, medyo maingay talaga, medyo makuliglig. So marami ang problema nasa loob. Okay, ang engine ang problema talaga. So ito medyo malaking hamon ito guys, sapagkat maingay talaga yung engine. And then pag-diagnose natin na unang-una, maingay itong compressor ng ano, AC, aircon. Pag inon mo yung aircon, tumutunog yung motor, ibig sabihin sira na yung bomba sa loob. Tapos maingay rin yung timing chain dito sa may bandang timing chain niya, mismo mechanism niya talagang problemado, may tama na. So kailangan siyang palitan. Okay, so ang gagawin natin ito, ang issue nito low power, walang hatak. So yung chain, hindi natin ma-address yung chain sapagkat may problema nga. So ang gagawin natin yung crankshaft, main journal, liner, yun natin trahin natin para ma-recover kita paano yung engine, yung low power. So okay naman so far. Yung naglinis na kami ito ng ano, ng kanyang total body, pero mga ilang buwan na rin, mga 3 months na yun. So problema talaga nito is yung liner. May problema yung liner. Saka yung piston ring. Okay, so maingay. So sige, treatment natin, tapos natin kung ano pwede maiambag ng ado engine treatment. Oil filter. So mag-change oil kayo, kailangan meron kayong tools guys para hindi kayo kahirapan magtanggal ng mga oil filter. Okay, so yun mga basic pointers para makita nyo yung kaibahan ng mga kanor at saka yung mga may mga mechanic na tsuri ang ginagamit. So kailangan talaga basic tsaka pointers, kailangan may tools kayo para kayo kahirapan. So yun yung so dako tayo sa oil filter guys, medyo mahirap siya ganun na siya kasimple. Nakakabit.
sa baba lang na siya. Hindi tayo gumamit ng ayun o. So gagamitin na natin yung kita nyo. So yan yung paggamit ng tools. Yan. Kailangan meron kang tools talaga para hindi ka mahirapan na magtira. Okay. So bago na yung ano natin, yung tawag niya. Air filter. Okay. Tapos na tayo. Pwedeng punas. So maglalagay tayo ng oil. So ayan yung oil niya, yung luma, tinanggal na natin. So lipit na natin nandun sa lalim, guys. Yun. Okay na rin dito. Wala na rin tulo. So okay na siya. So check muna natin bago tayo maglagay ng oil. So okay na. Okay na rin oil filter. Deliver mo lang ito niya. So okay na rin yan. So lagyan tayo ng oil, guys. So yung oil na binili ng may-ari is yung itong Hyundai X-Tier. So gasoline. So itong oil na to, itong oil natin, kahit maghado tayo, kahit anong klaseng brand ng oil, walang problema, guys. Basta oil ang lalagay mo. Kahit mumurahin yan o mamahalin, mas maganda talaga mamahalin. Tapos maglalagay ka nito. After natin maglagay ng oil, guys, so ang gagawin natin, kukuha tayo ng Hado engine treatment doon sa office. So ngayon tingnan natin kung ano yung ilalagay natin. So samahan niyo ako, tara. Punta tayo ngayon doon sa office at kukuha tayo ng Hado engine treatment. Okay, so ito yung lalagay natin, sir. Itong 350 ml na Hado concentrate sa engine. So pata sa unit, papalit tayo, maglalagay tayo ng Hado engine treatment, yung 200% concentrated. So ito yung ilalagay natin, guys. Ito. Yeah. So ang ating model, guys, sir. Yun. So yan. So ito na siya. So naglagay na tayo ng oil filter. So ihahalo na natin yung oil. After that, diretso na tayo maglalagay ng Hado engine treatment. So ayan na. So ayan na. Okay. So ang ating chip mechanic, si Chip Belsar. Okay. So maglalagay na tayo, guys, ng oil. So ito na sa mga 3.4 something to na liters ng oil. Ayan. Yun, maglalagay na si Sir Belsar ng engine oil na Hyundai X-Tier. Okay, so hindi natin pinapromote yan, guys. So ito lang natin sa basic pointers kung paano maglagay ng Hado engine treatment gamit yung treatment na pamalakas ng makina. Okay. Okay, then sukatin ito yung gauge. Sakto. Sakto. So, dagdag tayo ng konti, guys. So, level. Okay. So, tama lang, kita nyo. So, okay. Ngayon, maglalagay na tayo ng Hado engine treatment. Sige, firebrand. So, ayan na. Ito yung ilalagay natin. Shake, shake, shake. Okay. Power. So, ayan na, guys. Ilalagay na natin. Puro. Power. So, ayan na, guys. Ilalagay na natin. Puro. So, kulay-kulay na siya, guys. Kasi, ano yan, carbon 60. Siya yung magkukurom doon sa loob ng makina mo. Ay, kukurom niya lahat ng friction doon, lahat ng may gas-gas itirahin niya. So, we're almost done. Okay. Yun. And then, tapos na tayo. So, pakandali natin, guys, yung engine. Okay. After natin maglagay ng Hado engine treatment doon sa engine, ang gagawin naman natin is maglalagay naman tayo ng Hado Fuel Extreme Economy dito naman sa may kanyang fuel tank. Okay, so para ma-address naman yung problema doon sa combustion chamber. So butangan, lagyan natin ng apat na bote para sa kanyang fuel. Okay, so sa mga gasolina, sa mga tatanong sa akin, ang ilalagay natin hindi yung yellow kundi itong maliliit na bote na to, guys. Ito. So apat na bote lang para sa fuel, ano niya, fuel tank. Okay, so tanggalin ko muna, buksan ko tapos i-video ako. Baligay mamaya, guys. Okay, so tinanggal ko na. Yan. So ilalagay na natin to. Apat na bote. So ganoon lang siya kasimple. Magugulat kayo bakit kunti lang yung laman.
kasi nakatakal kayan sa ano, sa isang litro, isang ganito. So kung apat na litro yan, so apat na boteng maliliit. Okay, so yung formulation niya guys, pag maglalagay kayo ng hydrogen treatment, kailangan alam niyo yung magtatanong kayo sa biyasa, okay, bago kayo maglagay, para sure po talaga, kasi medyo may kamahalan yung hydrogen treatment natin. Okay, so yun mga basic pointers. So apat ilalagay natin para solido, para matamaan talaga yung kanyang combustion chamber, yung valve tip doon, tsaka yung piston na maraming carbon deposit. So yun ang nagbibigay ng low power, walang hatak. Okay, so hindi mo ma-address yan at hindi mo madudukot yan kung hindi mo bubuksan yung makina mo. So ang treatment lang ng hado ang makakapagbibigay ng tawag niya ng solution para doon. Okay, so engine decarbonize yung ano natin, treatment. So we are almost done guys, so okay na. So takpan na natin to. Okay, so paandarin na natin yung makina. Let's go. So start natin yung makina guys, after natin maglagay ng hado engine treatment. So saan paksusi? Okay, so idle na natin guys yung engine. So ibalik natin yung tray para makaupo tayo ng maayos. Okay, so ngayon guys, kung mararamdaman nyo yung andar ng engine, kalansing talaga sya, sobrang ingay ng timing chain, may bearing talaga na maingay, tsaka yung engine vibration ng crankshaft, main journal, talagang kalampag, ano. Pero naglagay na tayo ng ano, bago na yung oil natin, bago na yung tawag niya, yung oil filter, and then naglagay na ng hydrogen treatment. Tingnan natin kung ano yung pwede magbago. So wala tayong ibang ginawa kundi yun lang, mag-insure lang tayo. So mamaya konti pakiramdaman natin yung hatak, yung RPM. Pero wala kasing RPM to eh, kung hindi ka tatakbo. So hearing na lang tayo guys. Yan, 1 minute tayo. Okay, idle lang natin. So ang purpose ng hado, kung alam niyo lang, ang ginagawa kasi ng hado, i-chrome niya yung bakal, yung metal to metal contact. Lahat na may gas-gas sa loob ng internal parts ng surface ng makina mo, tatapalan niya yon, alisan niya yung friction, yung mga naka-oslin na bakal doon na gas-gas, tatanggalin niya yon, din tatapalan niya ni hado. So i-chrome niya yung bawat metal na bakal na tatawag na metallurgy ng bakal mo, yung atomic metallurgy ng bakal mo, yung atomic metal structure guys, sorry. Yun ang gagawin niya, tatapalan niya lahat na may butas doon. So instead na meron siyang gas-gas, magiging mukhang salamin siya after chroming. So ganun ka-epektibo yung hado engine treatment natin. So ito, alam niyo lang, sa totoo lang kanina pag-park ko dito, ano to? Yung makina niya, ano siya, namamatay siyang bigla. Ibig sabihin low power na, wala nang hatak. Madumi na yung mismong mechanism ng bakal kasi nga meron diferensya. So iibin ang crankshaft, ang main journal, may mga sabit na doon sa loob. So lagyan natin ng hado para kahit paano mag-iba yung andar ng engine. Okay. Yan ah. So pag in-accelerate mo guys kanina, total delay tsaka lagging siya. Pero pag in-accelerate mo, ano, konting pitik lang, almost 10%, meron na siyang may laban na siya. Ayan. So ibig sabihin yung torque ng engine mo kahit paano marirecover niya. Hindi talaga marirecover, talagang aayusin niya sa loob. Yung hado kasi, pag once naglagay ka ng hado engine treatment, yung makina, okay, so para ka nagmimekaniko sa loob, para kang nagagawa ng sistema doon sa loob, inaayos niya yung mechanism, okay, yung mga gas-gas. Pero once nga ang timing chain mo bumigay, tensioner, hydraulic tooser, so hindi ma-adjust niya hado yun kasi maluwag na yun eh. Ibig sabihin na pagkadena, timing chain, maluwag yan. So kailangan mo tayo siyang palitan. Kasi kung magtatapal siya, sobrang laki ng tatapalan. At hindi yan matatapalan ni hado kasi nga sprocket sa kadena naglalaban dyan. Tapos itutulak lang yan ng pusher. Okay? So baka may magtatanong sa akin, bakit hindi nawala yung ingay ng chain? Hindi na yung mawawala guys. Kasi nga, pigado na yun. Kailangan na siyang palitan. Subject for replacement na talaga yung timing chain niya. Kaya marinig yung ingay. Kuliglig talaga siya. Okay? So yun yung mga basic pointers nga pwede ko ma-share sa inyo. So after idling,
titingnan natin mamaya yung engine kung ano yung pwede may recover niya. So far, naramdaman ko talaga guys nga ibang iba na siya kaysa kanina. Medyo smooth na yung under niya. Maingay lang talaga yung adena. Talagang kulig-lig talaga yung tunog. Aircon tayo. Ito natin yung aircon size. Walang aircon to. Ito pala sa rin. Yun, maingay yung aircon mo. So, ang aircon, pump-built din. May problema pump-built. Yun. So, marami pa rin diferensya. So, ang aircon niya, ang motor, sumasabit. So, ibig sabihin, may problema ang aircon. So, almost 4 minutes na tayo, guys. So, yun lang kasimple yung gagawin nating treatment. Hindi na natin kailangan magbukas pa ng bubuksan na parts. Maglalagay lang tayo, ihahalo lang natin sa engine oil. Okay? So, yun yung technique, basic pointers ng hot engine treatment. So, check natin guys yung mechanism sa lalim. So, buksan ko muna yung upuan para makuha tayo natin yung makina. Ito na yung natin. After a few minutes. So, throttle delay at lagging ito kanina. Ngayon, pakiramdaman natin yung under ng engine. Medyo nalesen yung ingay ng timing chain. Makikinig, maririnig nyo. Yung timing chain medyo nawala na yung konting ingay. Lessen yung ingay ng timing chain. Makikinig, maririnig nyo. Yung timing chain medyo nawala na yung konting ingay. Tingnan nyo yung Ayan. So i-accelerate ko. Tapos pakiramdaman natin kung low power pa rin ba siya o wala siya gano'ng hatak. Okay? So simulan na natin. RPM ko na. Yun. So medyo smooth na siya pag inapakan mo. Ayan o. So wala pa mga 10% pero meron na nga response. So saka yung minig ng vibration ng crankshaft, medyo hindi ko na siya naramdaman. Saka medyo tahimik na siya ng konti. Pero yung ingay ng valve train mechanism, yung palo ng tawag yan, barbula, talagang malakas pa rin. Ibig sabihin may malaking siwang yung nito. Either cam loop o yung mismo yung valve tip. Okay? Pero may response na siya guys. So very responsive na siya. Wala na siyang throttle delay. So malakas na yung hatak pang makina. Yun yung RPM. So okay, yun lang yung mga basic pointers guys. Lahat ang magtatanong sa akin. So meron na description dyan kung saan pwede makabili. So maraming salamat. Bye-bye and God bless. Shoutout nga pala sa ating mga mekaniko, mga banggitang mekaniko, sa mga bagong mekaniko at sa mga unit owner and mga follower, subscribers. So God bless sa ating lahat. So bye bye and God bless. See you. Na 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 na